Evening. Welcome to the Church of the Nazarene, LA from Filipino. Yes, LA First Filipino Church of the Nazarene or La Phil Naz. Welcome, welcome po. Please follow our Instagram, Facebook, and YouTube. Join our church every Sunday, 9 a.m. sa Wiley Chapel, 3401 West 3rd Street, Los Angeles, California. So, ito po yung ating My Journey of a Lifetime. So, this is to ensure everyone reads the entire Bible in a year. This is one of the triangle offense, no? Ng aming church to grow sa aming spiritual walk and also to maging effective, no? Na worker para sa Panginoon. So we call this Walk Through the Bible, our midweek series every Wednesday. So nasa na po ba tayo? Naku, matatapos na tayo. Ang tatalakayin natin ngayong gabi ay ang 1st, 2nd, 3rd John. At syempre, yung Jude. Siya, base sa pangalan, si John at saka si Jude ang nagsulat. So, ito yung huling epistles sa parte ng Biblia kung saan nagsimula tayo kay James, 1st and 2nd Peter. At ngayon gabi nga, pag-uusapan natin yung tatlong sulat na ginawa ni John at saka yung sulat na ginawa naman ni Jude. So welcome, welcome. Magandang gabi po uli sa inyong lahat. Alam nyo, itong first three letters na to ay sinulat ni John na sumulat din, no, ng Book of John, yung Gospel of John at saka ng Book of Revelation. Naalala ko lang may isang pastor at sabi niya iba-iba daw yung sumulat ng Book of John, yung Revelation at saka itong first, second and third. In fact, may tatlong John pa daw na sumulat niyan. Simula noon, hindi na ako bumalik sa simbahan niya. kasi nalito ako eh. Daming John yung sinabi niya. Pero isa lang po yan. Isa lang ang sumulat. Ito si John ay ngayon ay kumbaga last years niya na eh. No? Sa, nakatira siya sa Ephesus. At ano ba yung Ephesus? Ito yung present-day Turkey ngayon, ano? Na kumbaga, makakonsider natin si John na siguro during those times, eh, probably the only one of the 12 apostles na buhay pa. Ano? At alam nyo, itong 1 John, no? Na sulat na to, eh, it was written to assure yung mga Kristiyano about their faith at saka ma-renew yung kanilang confidence sa Panginoon. Kasi medyo na-shaken yon ng mga false teachings eh. At saka ng mga iba't ibang philosophies during those days. No? Wala rin namang pinagkaiba ngayon. At maring shaken din ang ating faith dahil nga sa madaming false teaching at saka iba't ibang mga philosophies na lumalabas. So, yung 2nd John naman at saka 3rd John, ito naman ay yung mga epistles na sinulat to tell the early Christians how to deal with the problem of being hospitable sa mga bumibisitang mga Kristiyano. Siyempre, false teachers were abusing the generosity kasi ng mga Christian people. Naku, nangyayari yan madalas sa simbahan. O, kaya ito ay may mga advices na needed, no, to help them deal with the situation during those times. O ay magagamit din natin to ngayon kapag may mga pumapasok na mga nagpapanggap na pastor sa ano sa simbahan natin, no? Papanggap na tupa, no? Na tupa pero wolf pala, nakasuot na tupa pero wolf pala. Anyway, simulan na natin siguro sa 1 John, no. Umpisaan na natin kasi ano yan eh, apat na
apat na letters, no? Four books yung pag-uusapan natin. So, simulan natin sa 1 John, no? That you may know. Sikat to doon sa tag na 1 John, that you may know. Alamin natin kung bakit. Alam niyo, ang purpose ng John's Gospel was to show men how they might have eternal life. No, kumbaga yun yung purpose nito, na ipakita sa lahat ng tao hanggang sa mga tao ngayon na paano ba magkaroon ng buhay na walang hanggan. Itong first epistle na to ni John, eh, it was written na kumbaga that men might know na magkaroon ng buhay na walang hanggan. No? Kumbaga, ang keyword dito, siguro masasabi natin yung word na know. No? Kasi 30 times binanggit sa libro na to yung ibig sabihin ng know. Ibig sabihin, ang tumbok talaga ng 1 John ay ipaalam, no? Malaman ng tao paano mabuhay ng walang hanggan, no? So simulan natin siguro. Kasi meron siyang mga binanggit na test na dapat nating i-consider, no? Sa letter na to ay apparently kumbaga tong si John is concerned not only with people believing but their living their beliefs. Okay, iba kasi yun. Kumbaga, hindi lang siya kumbaga concerned na ano yung pinaniniwalaan ng tao, kundi kung paano nila pinamumuhay yung paniniwala nila. John clearly says na the true test of a person's faithfulness to Christ is sa pamamagitan, nakikita daw sa kanyang conduct, sa kanyang behavior. No, sige, subukan natin alamin. Ano na ba itong mga test na binanggit ni John? Una yung light test, and then obedience, then love, then compassion. Tingnan natin ano ba sinabi dun sa light test, no? Sa chapter 1 verses 5 to 7. Sabi dito, this is the message we have heard from him and declare to you, God is light, and there is absolutely no darkness in him. If we say we have fellowship with him and yet we walk in darkness, we are lying and are not practicing the truth. If we walk in the light as he himself is in the light, we have fellowship with one another. And the blood of Jesus, his son, cleanses us from all sin. Ito yung light test. No, kumbaga, dapat acknowledge natin na si Lord ay ilaw. Light, no? Kasi walang kadiliman daw sa kanya. Kaya kung tayo makipag-fellowship sa kanya, makikisama sa kanya, tumalakad tayo sa kanya, no? Eh maiiwasan natin ang pagsisinungaling, mapapractice natin ang pagsasabi ng totoo, no? At kumbaga, pag lumalakad tayo kasabay siya, nadadamay tayo dun sa ilaw niya. 'Di ba? So, kaya kung tayo laging kasama ng Panginoon, eh, protektado tayo ng dugo ng Panginoong Jesucristo. Na kung saan, itong dugo na ito, ang banal na dugo ng Panginoon, ang naglilinis sa ating mga kasalanan. Ano naman yung obedience test? Basahin natin sa chapter 2, verse 4. The one who says, I have come to know him, and yet doesn't keep his commands, is a liar, and the truth is not in him. O, simple lang. Ang ibig sabihin na obedience test, sabi mo kay Lord ka, hindi ka naman nag-o-obey. Hindi sinungaling ka. Ganun lang yan. Kumbaga, kung mahal mo ang Panginoon, eh sundin mo. No? O, di sinabi ng Panginoon, bitawan mo na yung bisyo, di bitawan mo. Hindi nga ganun kadali yun. Pero nandun dapat yung puso na pagsunod. Sinabi ng Panginoon, o, kalimutan mo na yung masamang relasyon na yan. No? Dahil may asawa na yung tao na yan, or may asawa ka na, or maaaring kapwa mo lalaki, kapwa mo babae, yan ay mga relasyon na hindi kinalulugdan ng Panginoon. Eh ang obedience test daw, ikaw ba ay susunod? Sinabi ng Panginoon, huwag ka na mangungupit sa iyong magulang. Huwag ka na mangungupit ng ballpen or bond paper mula sa iyong opisina. Eh mga simpleng bagay ito,
or maaaring komplikado man na mahirap sundin. Pero ang punto dito, ang obedience test, kailangan ay sundin mo ang Panginoon. Eh ano naman, no? Yung love test. Ayan, maganda yan. Eh basahin natin sa chapter 2, verses 9 to 10. Ano yung test, no? Patungkol sa pag-ibig. The one who says he is in the light but hates his brother or sister is in the darkness until now. The one who loves his brother or sister remains in the light, and there is no cause for stumbling in him. Oh, sabi dito, ang love test, no? Siyempre, pagkasama mo ng Panginoon, nadadamay ka sa ilaw niya, no? Sinasabi mo, kasama mo ang Panginoon, meron kang light, meron kang pag-ibig, pero, eh galit ka naman sa iyong kapwa. Punong-puno ka ng galit, punong-puno ka ng inis, punong-puno ka ng selos, punong-puno ka ng galit, na punong-puno ka ng envy, inggit. Eh, kumbaga, teka lang, may stumbling block yon. Malinaw na sinasabi ito na kung mahal mo ang kapatid mo, ang kapwa mo, kailangan para mapatupad mo yan sa buhay mo, you need to remain doon sa ilaw ng Panginoon. No, sa madaling salita, huwag kang aalis sa presensya ng Panginoon. Di ba? O, paano hindi ka aalis? Ay ka magbabasa ng Biblia, mananalangin, at laging sasama sa mga fellowship ng kapwa mong Kristiyano. Para mas lumago ka, matututo ka, no, sa buhay ng iba. O, ano pa yung panghuling test na pinanggit dito sa 1 John? Yung compassion test. Tingnan natin sa chapter 3, verse 17. If anyone has this world's goods and sees a fellow believer in need but withholds compassion from him, how does God's love reside in him? O, paano nga mo nang masasabi? May pag-ibig ka ng Diyos na tapos meron ka naman, hindi ka naman namimigay. Di ba? Alam niyo, madaming nawala ng trabaho sa pandemic na to. Dami naghirap, hindi lang naghirap, nagutom. Lalo na dun sa mga area na third world countries or nag-lockdown talaga, hard lockdown, hindi sila makalabas, hindi makapagtrabaho. Tapos minsan hindi na aabutan. No? Kasi kahit gusto man sikapin ng gobyerno na matulungan lahat, pero limited yung resources. Eh alam niyo ba, kayang-kayang sagutin ng mga magsama-sama lamang yung mga ilang mayayaman. Eh. Tapos yung problema. Makakakain lahat ng tao sa mundo. Di ba? So, kaya sinasabi sa Biblia, napakahirap daw talaga na pumasok sa kingdom of God ang isang napakayaman dahil napakamakasarili. Hindi naman masama maging mayaman, pero dapat selfless ka. Pero ang masamang mayaman ay yung iniisip niya lang sarili niya, sanda mo ka lang pera sa bangko. No? Pero hindi ginagamit ng tama, hindi binabahagi sa salita, sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos o pagiging compassionate sa kapwa. Eh, paano daw, sabi nga dito, how does God's love reside in him? Paano matatagpuan? Walang compassion. So, yun yung compassion test. Sa chapter 4 naman, dito sa 1 John, no? Ito si John, o si Juan, in-stress niya na if a person is born of God, no, he will prove it by his love. O, kapag ikaw ay pinanganak sa Panginoon, ikaw ay bunga ng pag-ibig ng Panginoon, eh patutunayan mo yung pag-ibig. No? Actually, meron siyang minention, no, na apat na reasons we will love one another as Christians. O, alamin natin. Ano ba yung mga apat na rason bakit tayo nagmamahal sa isa't isa? Una, doon sa chapters 4, verse 7 at 8. No? Sabi dito kasi, we are told Christians are to love each other because we are born of God. No? We are born of God. Ang logic kasi ni John dito na ginagamit niya, eh napakasimple. If you don't love, you don't know God. Because God is love. Diba?
Parang ano yan eh, naalala ko yung philosophy teacher ko nung college eh. Sabi niya, if Nara is a tree, sabi niya ganon, and apple is a tree, therefore, Nara is apple. Ang labo, di ba? Pero malabo yung philosophy niya. Pero ito, simpleng logic na lang naman. Kung hindi ka magmamahal, hindi mo kilala ang Diyos. Kasi ang Diyos ay pag-ibig. Pangalawa, no, na minention na yung four reasons ba't kailangan natin to love one another as Christians. Pangalawa, we are to love one another, no, because Christ loved us and died for us. No, kumbaga, kailangan natin mag-ibigan dahil kagaya ng pag-ibig na pinakita ni Kristo, no? Hindi lang basta sinabi niya, hey, I love you, pero pinakita niya na willing siya ibigay yung kanyang buhay. Actually, sa pang-apat, masasabi natin dito, binigay ni John yung kanyang final reason bakit natin kailangan magmahalan sa isa't isa. Tingnan natin sa 1 John 4, chapter 4, verse 20 to 21. If anyone says, I love God, and yet hates his brother or sister, he is a liar. For the person who does not love his brother or sister, whom has seen cannot love God, whom he has not seen. And we have this command from him. The one who loves God must also love his brother and sister. Oh, yun nga, binanggit natin to kanina. Pero bigyan mo ng emphasis yung for the person who does not love his brother or sister whom he has seen. Kumbaga, ito yung kapatid mo nga, yung kamag-anak mo, kapitbahay mo, kapwa-tao mo, nakikita mo na. Pero hindi mo kayang mahalin. E paano mo pa daw mamahalin yung Panginoon na hindi mo nakikita? Right? Sabi nga, and we have this command from Him. Ito'y galing sa Panginoon. The one who loves God, kung ikaw ay umiibig sa Kanya, kailangan mahalin mo din daw ang iyong kapwa. Yan yung mga rason na binigay ni John, no? Sinulat ni John doon sa Book of John, sa First John. Okay. Book of First John. Okay, balikan natin. Punta tayo sa First John chapter 5. Ano naman dito yung tinalakay ni John? Okay? Ito yung chapter about Christian certainties. Ayan. Sa chapter 5 verses 1 to 5, there is the certainty Christians will overcome the world. Kumbaga dito, binigyan ng emphasis ni John na huwag tayong mag-alala, no? Kayang-kaya nating i-overcome ang mundo. We do not overcome the world by our own abilities or powers, pero sa pamamagitan daw ng pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. O, napaka-importante nun. Diba? Kailangan natin ng leap of faith. Wala kung sino tayo hanggang sa kung sino tayo maging gusto natin. Hindi lang ambisyon ha, kundi leap of faith papunta sa Panginoon. Dito, binanggit din ni John yung sa chapter 5 verses 5 to 13 yung certainty ng Jesus deity. No? Kumbaga, ano ba ibig sabihin ng deity? No? Ang deity kasi, ang biblical meaning nito, titignan natin sa dictionary, sabi, the rank or essential nature of God. Divinity, no? Kumbaga, being supreme being. So, ibig sabihin, dito, binigyan ng emphasis ni John na si Lord ay Panginoon. Sa verses 14 to 15 naman, ng chapter 5, no? It tells us yung certainty naman ng power of prayer. Alam niyo, prayer is not the art of changing God's mind. We are to pray, thy will be done, not thy will be changed. Di ba? Kumbaga, as we pray kasi, we should ask God to make us into avenues for accomplishing His divine will.
Some Christians kasi have mistaken idea yung prayer na is used to ask God for what they want. Ginawa natin genie si Lord eh. No, when in reality, it should be ano yeah, about asking God what He wants sa buhay natin. You see, prayer is listening to God as well as talking to Him. Ano yan, hindi siya monologue, mga kapatid, dialogue. Kumbaga, makinig din tayo sa Panginoon. Finally, itong si John, minensyon niya naman yung certainty of our victory over Satan sa chapter 5, verses 18 to 20. Alam niyo, as Christians, we are free from the power of Satan. Yung, that does not mean, teka lang, na ang Kristiyano hindi nagkakasala. But rather, we are not slave to sin anymore. Malinaw yon. Okay? Dahil pinalaya na tayo ng Panginoon, there's no condemnation in Christ Jesus. Meron siyang kapangyarihan kay Satan at ikaw din. Okay? Hindi ka na slaves sa sin. Okay? Yan ang ating first Book of 1 John. O, dakot naman tayo sa tag nito sa ano sa 2 John, no? The evangelist's second letter. Ito yung 2 John, the book of 2 John. Ano naman na matatagpuan natin dito? Medyo maikli lang to, no? Kaya nga pinagsama-sama natin 1st, 2nd, 3rd John at saka yung book of Jude. Ito sa 2 John, kumbaga ina-address nito yung the elect lady and her children. Ano ibig sabihin nyo? Alam nyo, some believe na ito ang reference ito, yung local church daw, rather than an individual o babae, na ang church being the lady and the members are her children. Yung iba naman sabi, itong letter na to ay written to an individual na babae at yung kanya mga pamilya. Pero tingin ko yung interpretation seems to be most likely sa isang babae at sa kanya mga anak. Alam niyo, the woman to whom the letter was written probably had received into her home some of those who were teaching false views of Christ. Ang pinapatunghayan na babae dito ay maaring kumbaga tumanggap sa kanyang bahay ng mga false teachers patungkol kay Kristo. Kumbaga itong si John nakakuha siguro ng information doon sa kapatid, no, ng babae. Alam niyo, John wrote this letter to warn the woman, no, and her children about false teachers at ipaalam sa kanila na wag nilang tanggapin sa kanilang bahay itong mga false teachers na to. Ano ba yung warning na binigay ni John, no? Na who might encourage these false teachers na in their work, no? Na kumbaga para masaway itong mga false teachers na to. Sabi dito, pinaalalahanan niya yung babae, if anyone comes to you and does not bring his this teaching, do not receive him into your home and do not greet him, for the one who greets him shares in his evil works. Whoa! Ang daming false teachers ngayon. My goodness. Aniwala po kayo. May iba nagki-claim na sila yung son of God. Kaya nilang pahintuin yung lindol. Di ba? May iba nagki-claim yung kanilang church ay mayroong superpower na pagka nag-end of the world, pag nasa loob ka ng simbahan, parang spaceship na aakyat at masisave ka. May iba naman nagki-claim na dapat mag-focus kang manalangin. No? Kumbaga, masyado nang busy si Jesus doon ka sa nanay pumunta para mas madami ka daw maya. Kasi nanay hindi busy. Si Jesus busy daw. Sa nanay ka mag-pray. Parang ganun. So madaming false teaching ngayon. Ano? At alam nyo pa, kung sino makakaalam kung anong false teaching o hindi, ikaw. Mas maganda. Basahin mo yung Biblia.
magbulay-bulay ka. No? Ikaw, pagpupunta ka ng simbahan, magdala ka ng Bible. No? I-check mo, i-reference mo yung ano, yung mga sinasabi ng pastor o ng pare kung saan ka man nagsisimba or umaatin ng church. Okay, pag-usapan natin yung third John. No, itong letter naman na to sinulat sa kanyang well-beloved Gaius. O sino ba 'tong si Gaius? Si Gaius ay kumbaga commended for pagiging mabait, no? John wrote directly to him because in letter to the church was rejected. John encouraged Gaius to continue his good works. Oh, yan si Gaius, kaibigan niya. Hindi Gaius, Gaius. Okay. Okay, Gaius had apparently been excommunicated from his church. So, nasibak sa simbahan. The charge, no, against kay Gaius, he had helped out and entertained some missionaries in opposition to the declarations of Diotrephes. Sino naman siya, Diotrephes? Isang leader sa simbahan. So, ibig sabihin, itong si Gaius, tanggal sa church kasi nag-entertain siya ng mga missionary sa simbahan na against dun sa katuruan itong si Diotrephes na leader ng simbahan. Sino man to si Diotrephes? Ito yung the one who loved to be first. It's all about me. So, kumbaga, what does it appear Diotrephes was doing in the church, no, during those times? No, curious ba kayo nung ginagawa ito si Diotrephes? Yan, sa isang leader ng simbahan, likes to put himself first. No, he does not acknowledge the authority of the apostles. Medyo may kayabangan. He talks wicked nonsense against the apostles. He refuses to welcome the brothers. Baga, hindi nakikiisa sa kapatiran. He stops those and pushes Christian out of the congregation if they welcome the brothers. Okay, alam mo, teka. Si Diotrephes, believer to ha? Sa simbahan natin, may mga Diotrephes din. Diba? Ayaw na ayaw, kumbaga, lagi lang sarili nila yung iniisip. Alam nyo, Diotrephes is the type of church member we can do without. Mga, he wanted to be a dictator in the church. Mga Diotrephes, no? Usually, these mga petty little dictators feel indispensable. No, thinking na ang Panginoon, ang simbahan ng Panginoon would collapse without them. Niwala kayo. Pero, kumbaga, maganda yung pagkakasulat ni John dito para manalamin tayo. Teka, Diotrephes ba ako, Lord? Baguhin mo ang puso ko. Hindi yung i-identify natin yung mga Diotrephes sa church, kundi manalamin tayo. Diotrephes ba ako, Lord? Diba? Ikaw naman, kung ma-identify mo yung mga Diotrephes sa church, ipanalangin mo sila. Okay? Hindi mo naman pwedeng awayin yung mga yon dahil na yun ay mga Kristiyano pa rin at believer pa rin na talaga namang nasa proseso lang at hintay mo babaguhin din ng Panginoon. Baga, John tells Gaius, no, to follow not that which is evil but that which is good. No, at nagpaalam siya kay Gaius, no, sinarado niya yung kanyang letter sa pamagitan ng sabi niya, hope to see you soon again, Gaius, yung kanyang kaibigan. Mhm. Ayan na. Tapos na ang first, second, third John. Okay, Jude na tayo. Medyo maikli lang tong Jude. Pero interesting din. No. Dito in the very first verse of this brief book, the author identifies himself, Jude, na bilang kapatid ni James, the brother of James, no. Alam niyo, the only such pair of brothers mentioned sa New Testament ay sino? Itong pair na to. Eh, yung dalawang half-brothers ni Jesus. No? Matatagpo yan sa Matthew 6:3. Di ba?
sa Galatians 1:19, Galakay tuloy sa Galatians 1:19, no? At saka, kung mababasa niyo dito, who wrote the book of Jude, no? Ang dami kasi ng Jude eh. sa Bible, andiyan si Judas Iscariot, no, si Judas the son of James, no, also called Thaddeus, si Judas Paul's host in Damascus, si Judas na called na Barsabas, si Judas na revolutionary leader, si Judah ang patriarch ng genealogy ni Mary, si Judah ang patriarch ng genealogy ni Joseph, si Judah na pinanggalingan ni Lord, na tribe of Judah, kaya siya tinawag na the Lion of Judah. Pero itong Jude na to, yung half-brother nga ni Jesus. Alam nyo, believe din ako dito kay Jude kasi in humility niya, no, probably kept him from mentioning his relationship to Jesus. Iba tayo agad eh, pag hinuli tayo ng police, eh kilala ko sa general. Diba? Ito half-brother mo na si Lord, pero hindi niya naman binabanggit. Diba? Alam nyo nga, yung Jude, ito ay English form, no, from the name Judas or Judah. Kasi common name kasi yan doon sa kanilang area, sa kanilang time, sa kanilang lahi. Common name ang Judas. Basically, kaningat doon sa tribe of Judah. The purpose of writing this letter ay matatagpuan sa Jude chapter 1 verse 4. No? Sabi dito, for some people who were designated for this judgment long ago have come in by stealth. They are ungodly, turning the grace of our God into sensuality and denying Jesus Christ, our only Master and Lord. Okay. Kumbaga, ang purpose, no, ng pagkakasulat ni Jude sa letter na to, eh, palalahanan yung tao na, teka lang, alam mo yun, kumbaga, huwag tayong maging ungodly. Huwag nating, kumbaga, abusuhin yung grace ng Panginoon at mamuhay tayo sa sensualidad at patuloy natin na itatwa ang Panginoong Jesucristo. Nabagkus, eh, maalala natin na teka lang, eh, siya yung tinanggap natin na Master and Lord, di ba, Lord and Savior. No. Kasi nabanggit to, halimbawa, kagaya nun sa people of Sodom and Gomorrah, di ba? Diba? So, doon nabanggit na may mga false teachers, no, na indulge in acts of sexual immorality. Yet, they still pretended to be spiritual leaders. Diba? Kung titingnan nyo nga yung sinulat ni Jude, no, mula sa greeting and purpose, sabi niya dito, mga ibang tao, medyo may mga secret lives, yan, pinalalahanan niya. Nako, very relevant pa rin ngayon to. Di ba? In-expose siya yung mga false teachers. May warning siya na may warnings and commands siya sa mga Kristiyano. Pinalalahanan niya itong mga to. Okay, so in verse 11, no, nabanggit nga na Jude mentions three names. Eh, no, with whom all Christians na medyo familiar tayo. Ano yun? Sign natin. Woe to them, for they have gone way of Cain, have plunged into Balaam's error for profit, and have perished in Korah's rebellion. Naalala niyo si Cain, pumatay kay Abel. Naalala niyo si Balaam, yung prophet, false prophet. Si Korah, pinarusahan ng Diyos dahil rebellious yung puso niya, no? At saka yung kanyang mga kasama. Alam niyo, walang pinagkaiba eh, 'di ba? Doon sa kumbaga doon sa kasalanan na Sodom and Gomorrah. At 'yung kasalanan ng Sodom and Gomorrah, matatagpuan mo pa rin hanggang ngayon. No, very 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 evident pa rin. Jude closes his letter by reminding his readers, no, even though they are surrounded by false teachers,
and are tempted to accept these teachings, God is able to keep them from being led astray. Right? Siya pa rin yung shepherd natin. Eh. Siya pa rin yung ating, alam mo yun, great, loving shepherd. Sabi ni Jude 24-25, no, verses 24-25. Hindi to chapter, verses to, kasi isang chapter lang naman si Jude. Now to him who is able to protect you from stumbling and to make you stand in the presence of his glory, without blemish and with great joy, to the only God our Savior, through Jesus Christ our Lord, be glory, majesty, power, and authority before all time, now and forever. Yung mga kinlose na yung letter niya na, hey, ano mo pinagdadaanan mo? Nakaranas ka ng false teaching, kahit na nakaranas ka ng baga, sabi mo, kay Kristo ka pero nabubuhay ka sa sensualidad. Huwag mong kalimutan na ang Panginoon ay nandyan pa rin sa iyo. Siyang yung great loving shepherd. Baga, ang glory, ang majesty, ang power, ang authority before all time. Noon, ngayon, hanggang sa walang hanggan, ang Panginoon ay nasa iyo at hindi kanya iniiwan. Maraming salamat po. Next attractions. Nako, last book na tayo. Akalain nyo, no? Sinimulan natin last year. Tapos na tayo, no? Last book. Pero hindi natin siya pwedeng i-discuss, no? Kahit na summary lang. Eh, mas maganda hatiin natin siya sa anim na episodes about Revelations. Yan. Okay. So, exciting yan. Pag-usapan natin yan. Anim na episodes sa Revelations. Ano ba yung nasusulat? Si John din ang sumulat yan. Kaya, be excited. Magandang gabi po. Kami po ang inyong LA First Filipino Church of the Nazarene. God bless you po. And kita-kits sa mga susunod pang pagkakataon. At pagpalain kayo ng Diyos. Maraming maraming salamat po. God bless you. Bye.